kung saan nakatira si Sandra? Si Susan pala? Andun banda nakatira, oh. Pero pinalayas na sila. Hindi nakabayad ng renta, eh. Manny, pasensya ka na. Alam mo naman na ikaw lang mahihingan ko ng tulong. Mabuti pa. Pupunta ka dito. Pupunta ako doon kay Lola Ana, eh. Isasama kita. Hindi mo pa kami nakikilala. Sino kayo? Ako si Claire. Siya naman si Desmond. Pinadala kami dito ni Lola Ana para tulungan ka. Naaalala mo pa ba si Lynette? Lynette? Yun yung babaeng nabuntis ni Jacob. Nung bago ko yung ikusan. Sandra, Michelle, get into the car. Lola, saan niyo po sila dadalhin? Ako na bahala. Donya Ana, napakaganda naman ho ng bahay na to. Kaya lang ho, hindi ko ho kasi to kayang bayaran. Of course at wala kang babayaran dito. Pero Donya Ana... Inaka ng apo ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay isa ng Montreal. Alamin mo kung saan tinago ni Lola Ana si Sandra, ha? Paano? Ewan ko. Pero si Toby, subukan mo, baka sakaling may mapiga ka. Nung araw ho ng kasal namin ni Jacob, meron hong babaeng dumating. Totoo ho bang nabuntis siya ni Jacob? Yes. Si Lynette at ang kanilang anak na si Kalila. Kung pinakasalan niya na ho yung babaeng yon, siguro ho talagang ginawa ng tadhana na hindi matuloy ang kasal namin. Siguro ho para talaga sila sa isa't isa. Ano yung ginagawa mo? Bakit napasok pa tao dito? Sandali. Pakita ka lang sa'yo. Maganda ba? I'm sorry, sir. I'm sorry. Excuse me. Excuse me. Hindi, okay lang. Pinakita ko lang naman sa asawa ko, eh. Sige, I'll see you tonight. Okay. Ton, matulog ka na. Ako na tatapos dito. Okay nung po ako, Tay. Anong okay? May pasok ka pa bukas. Baka malit ka. Dali na. Toby, Yossi. Ay, hindi ho talaga ako nag-Yossi, Sir Desmond eh. Mukhang ginabi na kayo ni Lola Ana. Oo nga po eh. Toby, total, pareho naman tayong lalaki. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Saan din nalang ni Lola Ana si Sandra? Eh, kabiling-bilingin lang po ni Lola Ana. Huwag ko rin sasabihin kay kanino eh. Hindi naman ako kasama doon sa kunsino eh. Ako naman nagdala kay Sandra sa kanya, di ba? Gusto ko lang na umalaman kung nasaan siya para maiwasan namin si Lynette na magtabo sila ni Sandra. Dahil kapag nangyari yun, sino mo problema? Si Lola Ana. Kasi sir, andun sila sa... Wag po, Tay! Sa may kondo. Salamat, ha. Naloko ko lang po nila, Tay. Narinig po namin na ayaw po papuntahin dito ni Ma'am Claire si Alexandra. Ton, hindi tama makikinig ka sa usapan ng mga matatanda. Kung ano mang problema nila, ilabas na tayo ron. Iba po pag tayo, bag secret, dapat po hindi sinasabi. Tulog na po ako, Tay. Matulog ka na! May pasok ka pa bukas! Dali! Ganda ng pool, no? Lawak, ang laki. Kaya alam, mag-inaw ngayon. Ay, alam ko na. Pagbalik ko ha, paalam tayo kay Lola Ana. Tapos, tuturuan kita mag-swimming. Para maranasan mo. Nakapag-swimming na ako dyan eh. Paano mangyayari yun? Hindi ka marunong mag-swimming. Nalaglag lang. Buti niya po, isinipa ko ni Tito Desmond. Ano? Hindi mo sa akin sinabi yan. Mag-iingat ka ha. Paano kung hindi ka naligtas ni Desmond?
Naku, kakusapin ko si Tintin. Sabi ko, pantayan ka maigi. Huwag na po tayo, huwag na po. Buhay pa naman po ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Aba, pwede ba yung ganun? Hindi ah, basta mag-iingat ka, anak. Ha? Yan mo. Alam mo si tatay, nag-iipon ako mabuti. Para matustusan ko ang pag-aaral mo. Tsaka parang hindi na rin ako umaasa kay Lola Ana. At higit sa lahat, para lagi na tayo magkasama. Tay, magkakasama na po ba kami ni Michelle? Dito na rin po ba siya titira? Hindi ko lang alam. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero sigurado yun. Alam mo ba, mahal na mahal ni Tito Jacob mo si Tita Sandra. Ang ganda-ganda ng love story nila. Ang malungkot lang, nagkahiwalay sila. Pero mahal pa rin po ni Tito Jacob si Aling Susan, ay Aling Sandra po pala. Hanggang ngayon. Oo nga, pero hindi na pwede yun. Kasi anak, mali na yun. Hindi na pwede dahil si Tito Jacob mo may ibang pamilya na. So, mali na na magkabalikan sila. Sayang. Ay, bagay pa naman sila. Pareha ko ba naman silang gusto? Sayang. Ako rin nga eh. Gaya-gaya? Gaya-gaya ba ako? Paano? Sa pagtitik ko. Paano? Pigil sa akin. Wala kasi dito sa Pilipinas eh. Okay lang yung pare. Kahit ako magpakapikot dun eh. Pero inisado akong malaman kung paano ka napapayag magpakasal. Inuman tayo. Doon na lang kukwento sa'yo. Tsaka na lang pare. Uwi na kayo ng asawa mo. Hindi dapat pinaghihintay ang ganong klaseng babae. Kung ako sa'yo, uwi na ako kagad. Bakit pare? Huwag mong sabihin, Isandra na naman. Ewan ko ba, bro? Parang may sakit na yata ako sa isip. Tinamaan yata ng bato to nung lumindol eh. Hindi ko siya matanggal sa isip ko. Eh, so paano yan? Sa kondo ako umuwi. Pare, it's so immature. Umuwi ka na lang at sabihin mo sa kanya na wala kang sa mood. That's what I said. I'm running out of reasons, pare. Pare, may asawa ka na. Hindi pwedeng basta hindi ka lang uwi sa bahay. Control your problem. Jacob? Ay, practice lang, no? To naman. Anyway, alam na namin kung saan nakatira si Sandra. Kaya galingan mo dyan. Pwede ba? Madali lang to. Kaya pwede, iwan mo muna ako mag-isa. Kasi hindi ako makapag-concentrate. Okay. Good luck.
Jacob, hindi mo pwedeng ituloy yung kasal. Jacob? Sandra? Sinabi ko sa'yo dati na pwede kang magtrabaho. Pero okay lang ba na magbago isip ko? Baka pwedeng sa bahay ka na lang. Alagaan mo na lang anak mo, pati na rin ako. Ah! Anong sabi mo? Anong sabi mo? Pakiulit mo nga. Hindi ko kasi naiintindihan eh. Sabi ko, sarap. Ano? Ano kang sinabi mo? Sandra? Pwede bang lumabas ka muna? Ito nga yan, Sandra. Ako to, Jacob. Oo, buhay ako. Pwede bang lumabas ka muna? Magbibilis lang ako. Jacob? Ang anak natin? Jacob, pwede ba umuwi ka na sa inyo? Ating gabi na. Hinahanap ka na ng asawa mo.
Hindi ako magpapakasal. Kung alam ko lang buhay kayo ng anak ko, ano nangyari sa'yo? Buhay ka pala. Hindi ka man lang nagpakita. O tumawag. Na-aksidente ako. Naapektuhan lahat ng memorya ko. Nakalimutan ko ang lahat ng nungkol sa nakaraan ko. Kasama ka na dun, Jacob. Kailan ko lang nalaman ang lahat tungkol sa pagkatao ko. Mula nung nawala ka, parang na rin ako namatay. Pilit kong balik-balikan yung mga pangyayari. Naisip ko paano kaya kung buhay kayo ng anak ko. Pwede ba huwag na nating balikan yan? Matagal na panahon na yan, Jacob. Di ba kasal ka na kay Lynette? Nagsasama na kayo ng anak mo sa kanya? Pinilit ko lang kalimutan ka. Kaya ako siya pinakasalan. Pero ikaw talaga ang mahal na mahal ko. Umalis ka na. Jacob, umalis ka na. Parang awa mo na. Umalis ka na. Ipapadala ko na lang si Michelle sa mansion bukas. Umalis ka na. Ihiwalayan ko na si Lynette. Ihiwalayan ko na siya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Pinakasalan mo siya, kaya pangatawanan mo yon. Pero ikaw, mahal ko. Di ba mahal mo rin ako? Sabi mo sa akin, aminin mo sa akin. Marami nang nagbago, Jacob. Hindi na ako ang dating Sandrang kilala mo. Marami nang nagbago sa akin. At kasama na doon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi na kita mahal! Hindi to tayo sinasabi mo. Tanggapin mo yun kasi yun ang katotohanan. Hindi na kita mahal! Nagkaroon ako ng ibang asawa. Simeon ang pangalan niya. Matagal kaming nagsama at siya rin ang pumalit sa'yo sa buhay ko. Kaya umalis ka na dito kasi hindi na kita mahal! Anak, doon ka na muna sa kabila, ha? Ihahatid ka na lang ulit dito sa Lunes kapag may pasok ka na. Gusto ko kasi makilala ka ng mabuti ng tatay mo. Bakit hindi po kayo sasama, Nay?
Eh, hindi naman importante, anak. Nakasama mo pa ako doon. Basta magpapakabait ka doon, ha? Huwag ka rin malulungkot. Andun yung kapatid mo, si Kalila. Si Jennifer din nandun. Ikamusta mo ka sa kanya, ha? Sige po, Nay. Oh, mag-iingat kayo, ha? Papakabait ka. Matigas ang ulo mo. Para hindi nakakayaki doon ni Ana. Opo, Nay. Tubig ko nang bahala sa kanya, ha? Wala pong problema, ma'am. Ako ang bahala kay Michelle. Mag-iingat kayo, ha? Michelle, papakabait ka din, anak. Agang init, masisira yung beauty ko. Ay, naku. Oh. Ah, good morning, Sir Jacob. Naku, di ba naman ako pinansin, lagpot? I'm sure. Alam na kayo ni Sir Jacob? Nakangiti ba siya? Setsurang yun? I'm sure, alam na niya. Ang Lola? Nasa loob ko. Sino pinag-uusapan niyo? Ako? Si Sandra? O kung paano siya tinago sa akin? Jacob! Kapag hindi ka pa tumayo dyan, sinasabi ko sa'yo, mawawalan ka na ng asawa. Alam na ni Jacob at tungkol kay Sandra, no? Basta huwag kang papayag na kunin nila sa'yo si Michelle. Talagang hindi ako papayag na mangyari yun, Manny. Masyado ng maraming taong nawala sa buhay ko. Michelle, siya ang daddy mo. Babalikan mo na si Sandra? Ganun na lang ba yun? Iiwan mo na ba kami ni Kalila? Alam ko na po yun, Mami. Hindi po ako makipa-offense sa kanya. Kung mahal mo pa talaga si Jacob at mahal ka niya, pwede namang ipawalang visa ang kasal eh. Kikirahin mo talaga? Paano kung nandun si Jacob? Eh di mas mabuti. Madedemanda ko sila ng adultery.